tignan natin yan dito sa may game number 1 ng ating best of 3 na series. Second series, isa po natin to mga bossing Bleed versus Army. Geniuses, good luck. KJ at AC, magkarinigan sana kayo. Okay lang yan, kaya yan, kaya yan. Eto, ganito na lang. Ayan. So, let's go. 5-minute smoke play for both teams, mga kaibigan. Ayan. So, Joe, Temper Assassin. Joe, Temper Assassin against sa Ember ni Cordanto, mga kaibigan. Medyo classic matchup sa mid lane. Kaya na magkabilang, ano? Magkabilang players, maon yung mid lane. Tingin ko lang, syempre, mas namang siguro TA, mas mabilis siya mag-farm. So, siguro mas maganda buhay dito ng TA. But when it comes to laning, Ember TA, kanino ka? Ember TA, I think, laning, tingin ko, lamang pa rin yung TA eh. Mas mabilis talaga siyang mag-farm laban kay Ember Spirit. Pero kung laning naman, so-so lang. Kung farman yung pag-uusapan, syempre TA talaga. Kasi kaya niya mag-clear out kaagad ng triangle. Mabilis din siya mag-online. Pero, Cordan Hero to eh. Ember Spirit, we've seen this a lot. Since M88 na tournament, since Division 1, eto yung comfort hero niya. So, dito siya lumalabas yung best ng isang player kapag comfortable siya. Dun nga sa kanyang ginagamit na hero. Grabe naman yung mga chat wheels nila dito. Okay. Pasarap nga bumili ng chat wheel. Ang dami magagandang chat wheel ngayon. Yung sa blacklist maganda. Oo. Pero yung relax lang. Tapos yung masyado ano magaling. Ayun yung mga maganda dun eh. Diba? Kaya, bili ka? Hindi ako nagdo. Saka na pag nabalik na ako, para magamit ko naman. Ang hirap nun kasi limited lang yun, mag-expire din eh. Yep. So kailangan magamit talaga. Pero dito naman tayo sa may middle lane. Ayan, Yowe versus Cordan. Ito yung matchup na isa sa mga aabangan din natin sa may middle lane kasi nga hindi natin nakita si Yowe since nasa Division 2 siya. Uh-huh. And now Yowe with the new Yowe. Kasi syempre expected natin dati inaasar lang si Yowe and etc. But this time with Army Geniuses, nakita natin yung potential niya as a middle laner. Mm-hmm. Diba lumabas yung laruan niya eh. Sobrang lakas ng Army Geniuses. Question nga lang dito, makakasabay ba sila sa Tier 1 teams? Division 1 teams? Pero tingin ko kayang-kaya ng AG. Nasa momentum sila eh. Uh-huh. Maganda yung performance nila so far. So there's the chemistry. Tingnan natin kung dadala yan dito since high expectation naman yung kalaban ng Bleed with regards sa new players nila. So right now, medyo hirap yung Primal Beast makalapit. Monkey King ba naman? At iti yung kalaban mo, how? Mahirap yan, diba? Pero yung sa napag-uusapan natin kanina, feel ko parang may something nga doon na kapag yung Pinoy napunta sa ibang ano, sa ibang region, lumalakas. Pero ito si Jackie mukhang delikado sa may bottom lane. Nice usage of mischief there. At nabuhay pa nga dito si Jackie. Pero going back to what I was saying, sabi mo si Abed, di ba? Si Yue, bigla din lumakas. Basta na sa ibang region or di kaya teams with international players. I think the difference din kasi sa all Filipino lineup at saka meron kang international members, international coach, there's this new idea coming in. Hindi ka nai-stack kung ano lang yung alam mo. Aha. 'Di ba? There's the research, there's the new ideas sa mga new players as well na fresh and new na yun yung nailalabas ng mga bagong teams. Tulad niyan, Gaming Gladiators, hindi natin masyadong ini-ignore lang natin before. But right now, naging major champion. Diba? So, yun yung nakikita kong maganda kapag nasa ibang region yung ibang... Tingin ko kasi nag-i-slack off din yung mga players natin kapag nandito lang sa Pilipinas. Eh. So, pali. So, mahirap talaga. And kasi minsan parang iba yung way ng thinking ng mga international players din kasi, no? So, the more the merrier. Parang ganun. Ang isa lang siguro sa advantage of having full Filipino lineup would be walang
sabihin natin, language barrier. Mm-hmm. Pero yun nga, mai-stuck ka talaga sa kung ano lang yung alam mo. Kung hindi kayo talaga nagre-research and etc., new ideas and... Siyempre, nagre-research sila. Pero iba pa rin yung idea na coming in sa other region. Anong uso sa inyo? Pwede ba natin ma-apply yan dito sa C? Pwede ba natin ma-apply yan? And etc. So, siguro, kaya nag-i-improve over time yung mga Filipinos imported from C to other teams. Kasi, yun nga, fresh ideas na kukuha din nila and na-apply nila. Kasi lahat naman sila pro player, lahat sila magagaling. Uh-huh. Kailangan lang talaga ng bagong idea na papasok kung ano yung maganda sa meta ngayon and sino yung may chemistry talaga as a team. Ito na, going back to the Dota game mga kaibigan. Yue, lumalamang ba sa mid lane? No, sir. Medyo lamang ng konti dito si Cordan sa mid lane. Medyo ano to, medyo weird. Kasi Temporary Assassin, meron kang Cyblaze Fraction to secure the CS. So, alam mo na na grabe talaga si Cordan mag-mid lane, diba? In terms of lane mechanics, andun din yan talaga for Cordan. Tsaka yun nga eh, best hero niya yan, Ember. Ember Pango, nabigay sa kanya. Minsan nga, pina-first pick pa yan ng bleed just to make sure na Cordan is comfortable to lean laban nga dito kay Yowes sa may middle lane. So, refraction, kung papipilian ako, mas maganda din talaga yung refraction before. Kasi kasama yung denies. Uh-huh. So, sobrang lakas ni TA way back. Pero still now, malakas pa rin yung TA. Nandun pa din yung refraction damage. Dun nga lang sa enemy creeps. Pero still, hindi naman nalalayo yung kanyang last hits dyan. And speaking of last hits, later on, mababawi niyan sa neutral in case there's gonna be the stacks, which is Jokam. Ang aga niya ng tinatrabaho. Hinos, Templar Assassin na Smith. Nandun yung levels kaagad. Just ilang level lang yung kailangan ng Templar Assassin, kaya niya nang kumuha ng stacks. So yun naman yung maganda sa kanila. Hindi siya para makikipagsabayan kay Lifestealer na mag-jungle kasi mas una talaga mag-online si TA. Yes, sir. So a lot of stacks coming in para dito kay Yue. Pero ito nga, Snowball. Gagamitin na Eye Shards. Nakulong na nga dito si Yue. Pero man lalaban. Nandito yung lift coming from Jokam and mukhang mamamatay na po. Dito yung ating toss. That's the first blood going to the side of Army Geniuses brought to us by 747 mga bossing. So nice backup coming from that Rubik. Diba? Around the area din kasi parati. Ito si Rubik eh. Tsaka, yun nga. Nag-i-stack kasi siya eh. So, most of the time, kapag wala si Rubik, i-expect mo na nandito lang siya sa triangle. Easily, pwede siyang mag-TP, pwede siyang maglakad papunta sa may middle lane. And iniisip siguro dito ng bleed na, okay, kaya natin yung TA, wala namang panakas yan, etc. As long as nandun yung Ion Shell, nandun yung constant disable ng bleed, kaya nilang patayin with DPS. Pero again, mahirap yon kapag under the tower, nandun yung refraction. Mm-hmm. Pero they tried. Nice try for bleed, pero Army Geniuses getting that first blood. Sobrang huge nun for Templar Assassin na makakuha ka agad ng experience. Lalo na, ang dami ng stacks. Do mo naman. At the same time, gusto kong ginagawa niya, tinitignan niya parate or inaanoy niya, pinipigilan niya yung stacks ng Rubik. Pero may nai-stack pa rin. Wala eh. Dalawa ini-stack ni Jokam at the same time eh. So, ito na nga na naman. Ito na naman. Mag-i-stack ka. Sige, susundan kita. Dubu, masyadong ano ha. Masyadong palumpalo dito si Dubu ha. Okay, hindi na mapag-stack. Kailangan kasing warden eh. Speaking of ward, meron naman ang sentry na nilapag dito nga si Dubu in order na mapigilan. Kasi so far, sa ngayon, walang kaya mag-contest sa pagkuha ni Templar Assassin sa stacks. Wala namang kunka or any sort of mabilis kumuha ng stacks etong beat. So, as much as possible, you would want na talagang pigilan na lang yung stacks or di kaya maki-XP ka dito kay Templar Assassin. Speaking of stacks, eto na nga si Yowie. Different stacks naman yung kanyang kinukuha this time. Alam niya na lurking around the area lang din si Dubu. And look at Dubu. Parang if you're this ET, iisipin mo, oy, wala si TA sa lane. Saan pupunta yon? Sa triangle. Pero this time, si Yowie, doon sa kabila. Maganda yung kanyang ginagawa dito. Uy, hasted dito si Yowie. Gugulatin niya dito si Ice. Melt strike natin. Nandiyan na plus the snowball.
Tatamaan si Yue pero manlalaban. DJ gonna char TP out at mukhang buhay naman nata dito si DJ. Pero si Ice, 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 mukhang malabo ata. Andito na yung trap and a few more right clicks. There's the melt strike Yue. We'll take the kill. So Ice, 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 mamamatay muna siya dito. 2-0 po. Agad ang ating score. Pabor, di, pabor. So far sa side ng Army Geniuses, ang nangyayari. Oh, Army Geniuses, mga kaibigan. Siyempre, before tayo nag-end kanina, Blacklist versus SMG, tinanong tayo ni Dayan kung si kanino tayo dito eh. Nag-AG tayo kasi hindi pa natin alam kung may chemistry na ba yung bleed. But so far, Army Geniuses consistent pa rin sila. Nakakasabay sila sa laning and maganda yung kanilang ginagawa. And speaking of maganda, Cordan and Dubu. Nag-e-expect sila na kukuha na ng stocks yung TA. Pero so far, wala pa naman silang action na ginagawa. And ang hirap din kasi talaga mag-contest eh. Yung heroes ng bleed, hindi naman pang-contest ng stock. Pang-gulo lang talaga. Gusto mo lang pigilan yung farming ng TA. Pero so far, Yoe, consistent with his farm. Ang daming stocks ng support. So, sobrang play safe nila dito. Yes, sir. Pero back to the mid lane na naman dito si Cordan. Going for blade mill. Ito nga pala yung ano no, yung kinas natin na blade mail player. Itong si Cordan kapag nag-Ember, yung blade mail, Aetherlands, Octarine. Tas Maelstrom, ganun siya mag-Ember eh, yung blade mail Octarine. Ayun yung pinaka natatandaan ko kay Cordan. So, malay natin, makita na naman natin 'yan. Which is di malabo si Cordan naman 'yan. And Dubo ito, back to the lane na dito na yung stomp. Uy, hindi nag-stomp. Ah, okay. Na-cancel ni Jokam. So, nicely done. Na-pulverize lang dito si Jackie. But it doesn't matter. Kasi meron namang Jingu dito yung ating MK for the lifesteal. So, not a problem. Meron din siyang raindrop eh. So, na-absorb lang din yung damage. So, ginagawa lang yun ni DB in order for kahit papano see any reaction out of bleed sa may bottom lane, mapabayaan yung other carry, other lanes. Pero so far, Army Geniuses doing a really good, nakakapag-farm lot. Speaking of force out, rotation na ako. Yep, trample. Jackie mukhang delikado at mamamatay nga po dito si Jackie with a trample. And Fable coming from Jokam. Snowball, magagamit na dito ni DJ. Ice Shards, napaganda. Jokam mukhang mamamatay na ata. Yes, sir. Papaalam na muna siya dito. Pero dito na si Yue. Temper Assassin na roaming to, mga kaibigan. And Dubu. Okay, dito naman yung stomp. Tatama ka, Yue. Body block. No. Trample na lang. Asagot dito na DB. Onslaught will be available soon. Hindi na nga kinakailangan. Mamamatay na dito si Dubu. And then onslaught out na lang. But nice snowball again. Coming from DJ. Pulverize. Gagamitin naman. Lalaban ba dito inside ng AG? I don't think so. So, siguro si DB na lang yung magiging sacrificial lamb doon. As long as maka-atras si Yue, okay na. So, 2-4 pa rin. Nagdalawang isip na din si Yoe kung hahampas pa siya eh. Pero para sa akin, okay na yon for Army Geniuses to force out nila yung rotation sa bottom lane. Apat yon, nakakuha sila ng dalawang kill. So, with this life stealer freely farming sa my top lane, it's all according to plan for Army Geniuses. Ano na? Ayan, naglalag daw ito si DB. But again, na-serve na yung purpose ni DB na, okay, spam natin yung ultimate and then there's the Rubik magic damage as well. So, yeah, maganda yun no? For Army Geniuses, nakakapag-farm din yung TA. Kahit na sumasama siya, siya pa rin yung top net worth. And ang maganda pa doon, sa baba naman siya nag-TP eh. Or di kaya naglakad pababa, malapit lang yung triangle. So, hindi masyadong sayang yung oras niya kahit na sabihin natin, hindi siya yung nakakuha ng kill and etc. Yes, sir. So, yummy stats para dito kay Yue. Maaga-agang Desolator, which is sobrang ganda. Nagbe-benefit din yung LS dyan. So, kahit hindi na ata mag-deso dito si, si In Your Dream kasi natural deso carrier naman si Yue. So, it's up to him. Pwede yung armlet into AC. Sobrang ganda ng AC this game. Halberd as well, sobrang ganda against MK. So, baga na yung maging build-up dito ni In Your Dream. Pero tingin mo, ano, Maelstrom o Armlet? Ano ba? Tingin ko Halberd would be a good choice. Okay. Lalo na kalaban mo Monkey King, you would want na there's the miss sa physical damage, hindi din makahampas yung MK. So, tsaka meron naman na siyang panlaban sa magic damage eh. Nandyan yung rage niya,
And ang kalaban mo lang dito would be the Tuskar. Siguro yung control ng Tuskar with the rage. So pwede nilang i-kite or pwede silang makalayo with the help of Surge as well. So yun lang naman yung nakikita ko. Pero I would like that Halberd para dito nga kay Lifestealer. And then yung damage na lang coming in from Yowie with the Desolator and other stuffs. Kasi syempre, deso talaga kay... alam natin si Lifestealer nagde-deso. Uh-huh. Pero nandiyan naman na si TA, so hindi na kailangan. Kailangan niya na lang ng pangtulong mamaya sa fight. So dalawa naman sila reliable carry until late game. So all goods for AG. Lalo na ngayon, lumalamang sila sa early. Oh, eto na nga. Pulverized, nice boundless strike coming from Jackie. At nabuhay pa nga. Dito si Dubu. Ayos yun. Oo, okay. Sarap. Thank you so much, Jackie. Para sa panliligtas. Isang bagsak na lang ng ano yun eh, ng pulverize eh. Diba? Yep. 2K gold lead kaagay for Ami Jesus. Is this what we expect? Kasi masyadong yamado yung bleed. Nakita ko yung odds. Para sa akin, match to ang dalawa eh. Siguro mag-aatalo sa draft eh. Or, sa... ewan ko. I feel ko draft. And match to ang dalawa. Based sa nagiging takbo ng, ano, ng early game, feel ko sa draft, may ano eh, may tinatagong galing yung bleed para sa akin eh. Nakakasabay naman sila so far sa AG kasi kung hindi, da, mga nasa 5k na to, sobrang bugbog yung mga lanes. Pero hindi eh. Napag-farm si Jai dito, hindi naman sobrang hirap ng mga course dito ng bleed. It's just that mas mayaman dito sila Yowie, sila In Your Dream. Pero ito na nga, speaking of In Your Dream, nakita dito si DJ. Paganda nga yung shards, pwede siya mag-TP out. Kung gugustuhin niya lang. Pero meron siyang ayon sila. So pwede niyang ikat yung creep wave dito. And then, TP out na. TP out na. As long as he's forcing out the rotation. Oh, yun lang. DB mamamatay. Nicely done para dito kay the Jackie and Dubu. Yun. Ganda ng ginagawa ni DJ sa top lane. Ah. Nagiging busy sa Lifestealer. Instead of farming, napo-force out niya din yung dalawang support na pumunta sa top lane, making it possible for the two heroes ng bleed na makakuha ng free kill kay DB sa bottom lane. So, space created, walang casualty, nakakuha pa sila ng kill. All goods in the hood. Oho, walang spawn shot ni Nadja Anajoka. Mamamatay, Cordan will take the kill. Pero dito na si In Your Dream, lalaban agad. DJ magpapaalam na rin on slot in coming from DB. Nakita dito yung Elder Titan and Dubu trying to get the stomp before he dies. Pero andito na rin yung Vacuum Yowie. Kailangan tumakbo. Refresher na activated. Andito na rin si Varish with a Rotten Barrage. Pero kailangan na ata muna mag-atrasan. Mahirap na magkapatayan. So, yep. Atrasan na. 2-for-1? 2-for-1 exchange. Ang nangyari dun. At saka lima. Lima? Lima yata yung na... Ay, hindi, wala naman yata yung MK doon. Pero still, para sa akin, Army Geniuses leading the game with two cores, freely farming, maganda yung buhay, Lifesteal going for that SNY. Okay. Okay pa rin naman kasi ang kalaban mo dito, so gusto nila Lifestealer would be the status resistance laban sa heroes ng bleed, which is it makes sense. Pero tingnan natin, baka magbago yung kanyang isip or not. Pero status resistance is the key laban sa napakaraming disables din na pwedeng ibato. Bagay. Pero meron pa rin namang rage. Yun naman yung gusto ko. And speaking of blade mail, eto na yung blade mail para kay Cordan with his Ember. Kasi ikaw ba naman, kalaban mo TA, kalaban mo eto nga si Lifestealer, maganda din talaga yung bleed mail dito para matakot humampas. Pero again, there's the refraction, there's the lifesteal, so parang okay lang. So-so yung bleed mail. Manenegate ng konti kasi yung damage output ng bleed mail eh. So, alright. Parang magiging ano ka din eh. Mahihiya kang rumightlink sa naka-blade mail na Ember. Uh-huh. Or kahit sinong rightclicker, ayaw mong may blade mail yung kalaban. Up, DJ, TP out. Hindi nga lang aabot yan, sir. Mamamatay pa rin dito si DJ, mga kaibigan. At si In Your Dream, yung kukuha ng kill. 4-7 on the board. 3K gold advantage sa side ng Army Geniuses. Mayaman. Dito sila Yowie and In Your Dream. Iniisip ko lang kung today ba ay mga team na dehado ang mananalo. YOLO Day ba? YOLO Day nga ba? Kasi SMG kanina nanalo.
Galing 2-0. Matasad Bleed sila. Naman sa ngayon, medyo nahihirapan sila. Pero Fury naman na, eto nga si Monkey King. So, makakabawi na to when it comes to farming. And eto si Varish, hindi napapansin to ah. Aha. Pero eto, pinansin na naman. Noticed, Idol. Varish, magpapaalam muna. Cordan ang kukuha ng kill. 5-7 on the board. Still a 4K gold advantage sa side ng Army Geniuses. Yung sinabi mo nga, Battle Fury available na para dito kay Jackie. And siguro BKB muna after kasi sobrang kailangan natin ng BKB dito. Although medyo bilangin disables pero sobrang importante. Pulverize ang slot, yung lift, rocket barrage, and homing missile. Yung mga alalahanin mo. Pero eto, nakita yung Rubik. Joe Cam gets the regen, denied the regen in front of Cordan's face. At yun, sartalo si Cordan dun. Yun pa naman yung gusto mo, mabote kapag... constantly rotating ka, nagpa-farm ka, and etc. Aside from the haste double damage, regeneration is one of the best na rune that you could find, lalo na kapag gusto mong mag-farm. At marami kang skills na ginagamit. And sobrang magala din eto si Cordan eh. He wanted to help out his teammate kasi nga hirap din talaga mag-farm. Ice, hindi pa natin nararamdaman so far. Mahirap din talagang mag-shine if you're against Life Stealer, yung naiinda lang ni Life Stealer yung Ion Shell eh sa lane. So kaya niyang tapatan and then DJ din. Maganda yung combo ng dalawang to. Kapag nalapitan mo yung support. Si Life Stealer kasi ang hirap patayin eh. Nandun yung rage. TP out or di kaya rage to protect himself. So wait, ito pwede to mid lane ah. Walls command, Battle Strike, napaagad ng rage coming from In Your Dream at mukhang buhay pa. Yung LS dito, mga tropa. So, is it year one? Mid lane, para nga dito sa side ng Army Geniuses. Hindi napansin, pero mid lane down na dito yung bleed. Ice. Okay, straight on to farming pa rin dito sa ating top lane. Mecha available na going for shards. Yung shards yun, normal punch pa rin, di ba? O Aghanims na yun, binago ba? Same pa rin. Pero alam ko lesser na yung damage ata. Yun yung binago ngayon eh. Damage or di kaya yung cooldown. And yung max stun duration na ata eh. Ah, max. Yeah. Pagkakalam ko. Ayun. Ayan, basta shard yung binago sa kanya this. Pero ayun, max duration hindi lang siya notable na ano kasi hindi naman masyadong ginagamit din itong ang si Darkseer. During last meta. And ang iniisip ko nga, Radiant's meta ngayon eh. Ay, kasi mura, di ba? Oo, maraming biglang mag-i-Spectre. Radiant's Naga is back. Pero ito, Varish, mamamatay. Consolation. Dubo nga po ang makakuha ng kill. Pero ito, tama ka trasan si Ice Size. Mabilis na makbo. Thanks to the Surge. It's gonna expire soon. Hahabulin ba ni In Your Dream? Hindi po. So, buhay pa rin. Buhay pa rin. There's the Surge na kanyang pangligtas sa kanyang sarili. Pero Varish... consolation prize, ayaw pa rin ibigay ng Army Geniuses yung top lane as much as possible. You wouldn't want na maging free farm si MK sa top lane. Usually, doon nagpa-farm yung MK with the Battle Fury alongside with the Triangle. Pero hindi nagagawa yun ni Jackie just because wala na silang tier 1 top tower. So, hindi ka na masyadong pwedeng lumalim sa taas. Uh-huh. Lalo na walang pwedeng tipian yung mga kasama mo para iligtas ka unless you do have that BKB. Para hindi ka naaasa sa kakampi, kaya mong protektahan sarili mo, you could just BKB TP out. Wag lang kalaban mo, Life Stealer and Templar Assassin, nakatabi ka habang nag-TP. Yun yung problema mo. Pero ito si Yue, note to Desolator muna, BKB ata muna. Balak dito ni Yue before that Desolator. Yung sabagay, mayaman naman sila, doon naman yung damage. Mayaman yung LS, so baka no need for the Desolator rush. BKB muna para makalaban ng makalaban. Ayun yung nasa shoplist niya eh. Ewan ko lang kung susundin niya Yue yun. Tingnan natin. Ice together with DJ. Magagala dito sila Ice DJ. In Your Dream, posibleng mabigyan siya dito kaso kailangan nilang biglayin itong Elis. Kaso mahirap yan. May SNY yan. Okay, tatry nila si Ring Chains. No. Tinatayuan lang sila. Ang hirap din kasi kailangan ni DJ ng something. Up. Dagger. Jackie mukhang delikado. Battle strike natin na dyan na. At ayun, na-burst down nila dito si Jackie. Sapat yung damage ng Army Geniuses to bring him down. At ito, inaabol pa nga ni Joam. Patalo-talo pa sa pulo. Ang galing niyan, sir.
Pero Dubu, buhay pa rin naman dito si Dubu. And going for drums. Well, actually, parang nagpahinga yung drums sa, ano, eh, no? Sa last patch natin. Parang onti lang yung nakita on drums the entire majors. Yes, pero tingnan natin, maganda naman yung drums ngayon, lalo na kapag upgraded na kasi wala ng charges. Ah. So, unlimited mo na magagamit. So, all goods. Boots and bearing ba yun? Okay. Parang ganun. Pero, op, nakita nga si Joham dito, dalawang wall, ang ganda niyan. Iron Shell, nandiyan na, there is the Infest as well. Ice, I think is gonna go down. Baited, doon si Ice. No, eto na nga ang sinasabi sa hula. Kailangan talaga ng adjustment period pa ata to for bleed eh. Or it's just because of their draft. Hirap din pagganahin eh, 5 mili PA. Life stealer kalaban mo. Aha. Kordan, tamang remnant out ang alam muna. Namuntigan na siyang mapalo dito na Yui. At ito na nga. Melt strike natin. Nadyan na. Kordan, slide of fist. Mukhang buhay pa naman. Uy. Tumatalon si Jokam. Pero fade bolt. Di sapat. Uy, grabe naman to. Yorubik sa solo kill yung Ember. Off, slide of fist. Nakapag-out. Nakapag-magic wand. Pero Kordan, mamamatay pa rin. Yui, ginagulat nga talaga ang mundo. And magti-TP out na lang. Right in front of tier 3. Jackie, mapipilitang gamitin yung Wukongs. Andito na rin si DJ. Ice Shards, medyo maganda yan. DB nga ang unang mamamatay, pero In Your Dream kailangan tumakbo. Kailangan niya ng responde at andito na si Varish. Namatay naman kahit papano dito si DJ dominating para dito sa Life Stealer. Nahabol. Nahabol siya ng magic missile, ng homing missile, ha? Riot Branch ba yan? Shard upgraded na ba yan? Oo, oh, meron na. Mukhang ganun na nga. Yes, sir, pero hindi mahabol-habol at ayun. Grabe papano din si Jokam, eh. Ito, sinasayawan niya lang yung Ember Spirit. Kumbaga, pinaglalaro niya lang si Kordan sa sarili niyang skills. Mm-hmm. And Yoe, with that follow-up, he knows. So, walang papatay sa kanya dito sa Heroes ng Bleed. And even with the BKB secured by Jackie, sa ngayon, kulang talaga sila ng damage. They cannot fight laban sa Lifestealer. Napakalakas ng Lifestealer. Pasok nga daw sa, sa content sa Kordan eh. Ayan. Content ka sa akin. Content ka sa akin, Kordan. Nako. Kulang pa for bleed. Mm-hmm. Kailangan nila ng slow, kailangan nila ng damage. Yun yung kulang sa ngayon for bleed. Great initiation as well. Ang hirap kasi talagang lumaban eh. Pagkulang kayo parate. Oh, initiation baka mo. Ito na nga, si Yue ang napili. DJ tatalon, pero delikado ata mo. Magbabackfire ata yun, sir. And yup, pamamatay dito si DJ. Magabol nga ngayon yung Army Geniuses na nilalapan na ni In Your Dream dito yung Darkseer. Pero Yue, kailangan mag-ingat. Napagad ng vacuum coming from Isaiah. Yue is gonna go down. Double kill for Varish though. In Your Dream, papalag. Andito na yung bukos command natin. Gagamitin na Searing Chains. Ang ganda rin nun. Ito na nga bang inaantay natin? Blade mag-aabol pero lalabas si In Your Dream. Come and get me, baby. Sabi ni In Your Dream, slotted pa nga. He's not gonna die. Oh no. That's a full team. I believe they are wiped. Dalawa lang namatay dito sa side ng Army Geniuses and that's it. What a turnaround. Para dito sa Army Geniuses. Biruin mo yun. Nandun pa pala itong Primal Beast na syempre hinabol niya kasi itong si Dubu sa may backlines. And what a turnaround of events. Army Geniuses, alam ni In Your Dream na ay sakto to. Kayang-kaya natin labanan to. Tsaka may basher na siya eh. Uh-huh. Napigilan yung hampas ni Jackie. Kinukulang, kinakapos sila sa damage. And that stolen surge as well. It makes it possible for Lifestealer kahit papaano na makaalis sa range ng bleed. Akala ko nga ni magagawa ng bleed ng paraan to kasi na-burst down na nila si Yoe. May surge eh. Naka-live siya kahit siya, paano. Low na rin siya si In Your Dream. Kaso nga lang wala eh. Grabe yung live steal. Diba? Kung may slight of fist pa isa pero syempre kakagamit lang eh. Oh, wala. Kaya, wala. Kaso nag-armlet toggle na din nung nakalayo with the surge. So what a good estimated na pagbalik dito ni In Your Dream. Alam niya din na papunta na yung tropa niya si DB eh. Ito, 13k gold advantage mga kaibigan sa side ng Army G. Ganda ng pinapakita nila dito. Aghanims available na rin para dito kay DB sa Primal Beast. So, andun na yung break ng uproar. Oh. Nice. Pero ito, malilift nga si Ice. Right barrage.
Home and missile, sinapok ni DJ. Kaso nga lang, di pa rin sapat yan, sir. Mamamatay pa rin dito si Ice. Ice, nahuli pa. Uh-huh. Yun na nga lang yung magsusustain dito sa bleed. Ang hirap labanan eh. At ito, easy Roshan na nga ata ito. Easy Roshan, live stealer game. Ang tanging pipigil lang sa kanya would be the punch of DJ and the ET ultimate. Puro pa ultimate. Buti na nga lang yung ultimate ni DJ. Mabilis lang yung cooldown. So you could use it anytime. Pero once you go in as a Tuskar, there's no turning back. There's no going back as well. Kasi for sure, you're dead. Once na pumasok ka, trying to save your teammate. So for bleed, kailangan, nasa likod lang ito si Ice. Hindi naman siya yung frontliner talaga na, okay, I could tank out all the damage. Right now, pwede naman niyang gawin yun mamaya kapag nandun na yung certain items na okay, pwede makakaligtas ako. Pero syempre, setter ka eh. So, you would want na ma-vacuum wall. Maganda yung, hindi ikaw yung unang mamatay. Pero, ang hirap din kasi, si Ice, he's known for a greedy na offlane. Mm-hmm. Ma-farm talaga si Ice. So, kailangan mo ng mid lane na nagalaw, mabilis din mag-online na carry kasi, yun nga, para siyang similar si Jabs and Ice. So, no wonder, pareho sila ng game style, mm-hmm, pero different hero pool. Eh, nag-aampi na naman sila dati. Pero ito, Wallace Punch, dito na. Mawawala na yung Aegis ni Yue. And look at the damage falling in. Dalawa agad pa tayo for the side of bleed. Yue, kailangan umatras muna dito sa bukos command ni Jackie. Masyado mahapde. And ito, pawala na. Wala na nga bukos command. Pwede na uli. Ramachada dito yung side ng Army Geniuses on slot in. Napigilan ng searing chain si Cordan. Yung uppercut coming from DJ Inister as well. DB, papalag pa naman daw. Stolen bukos command. Andito na yung mga Rubik na papalo. Pero atrasan muna, Lods. Cordan pumasok. He's got the BKB blade mid. Bounce strike. Tatama yan. Mamamatay ba dito si Joka? Mantanon. Apagwal pa naman before he dies. Pero napagandang wall nun. There is the slow. There is the onslaught as well. They have the damage to bring them down. Kaso nakataka si Ice. Or maybe not yung Rocket Barad. Yung tumapos. Sobrang sakit din. Sakit. Isipin mo yon, ang ganda pa nananakaw na Rubik bago siya mamatay. Kasi nakita niya, okay, Snowball together with one hero pa. Nabitaw niya pa yung stolen wall. Dito ni... Nadelikado pa. Etong bleed sa nangyari because of that stolen skill. So, tsaka kung tutusin, kung hindi comfortable yung Ember Spirit na pumasok sa backline or sumayaw this game, this is a free Rubik game eh. Hindi ka comfortable kung wala kang Aghanim's na Ember Spirit, papasok at sa backline, gusto mong patayin yung Rubik. Rubik na nga lang ang hirap ng patayin eh. And even yung Gyrocopter, sobrang hirap din lapitan. Sabihin natin, nandun yung sobrang... Grabe yung magic damage ng Gyro. There's certain area na ayaw mong maglaro. Lima kayong melee. Tapos mayroong certain area with his ultimate na ayaw mong maglaro kasi nandun yung slow and such. So, hirap for bleed na lumapit. Siguro eto nga yung sinasabi ni Dayan kanina na kailangan talagang i-balance mo na there's some rage hero at saka melee hero. Tapos lamang pa yung EG with the lifestealer kasi limang melee. Kapag wala kang 4 staff, uy, Yue pumasok with a double damage. 3 hits dito si Dubu. Inapergat ni DJ. Yue, kailangan niya mag-ingat. Wala siyang Aegis dito. Andito naman yung save kay Papano. Refraction activated. Si Cordan pa nga yun na pahamak doon. Mamamatay si Cordan. Takbuhan na ata. Uy, nagbash pa. Jackie, bonus command. Available pa, pero mag-out na dito si Jackie. Wala na magagawa. Wala na rin dito si Cordan. So, less na rin yung damage kumbaga dito ng bleed. And it's time for AG to push in. Tier 2 mid lane. Basag na to. Ilista mo na ata. Ilista mo na. Napakayaman. Anong Army Geniuses. Parang wala pa akong nakitang teamfight na nanalo yung bleed. Kapusala sa damage talaga. Tsaka... Even if nandun na yung Aghanim Scepter ni Jackie, Daedalus, ayun. Kulang siya Daedalus para makalaban. Pero sa Life Sealer, kaso iniisip ko dito, hindi na si Life Sealer lang yung kasa... Oh no, Ice. Once again? Aha, mamamatay nahuli din. Mahuhuli pa si Ice. Mga tropa,
isa-isang namamatay dito yung side ng Blade. And lumawa na nga sa 21k yung kalamangan dito ng Army Geniuses. Just like that. Ba? Grabe naman. In Yowie, we trust. Sabi nga nila, another highlight secured. Lakas kasi ng chemistry ng Army Geniuses eh. Kung napanood nyo sila from lower bracket, ay sorry, Division 2, sorry, ayan, up to this Division 1, nakita natin na kayang-kaya nilang sumabay, lalo na sa Bleed na high expectation. So, siguro kasi chemistry ng team yung hinahanap natin. Hindi individual plays. So, kaya ganito yung nagiging resulta. So, yun nga, gaya na sabi ko, drafting pa lang, give it time for Bleed to adjust sa bago nilang players. It's not the end yet. Hindi pa naman tapos yung laban. Monkey King, yan, well-farmed naman si Jockey. Kahit pa paano, meron naman siyang, oy, marami naman si Ruby. Kanina pa yun si, Joe kami, no? Nangahanang gamit yung Remnant, eh. Sabi nga nila, is it worth it na kinik mo si Masaros para kay Ice? Mas prefer ko si Masaros talaga eh. Hindi mo pa din kasi maja-judge yung Bleed. First time nilang maglaro eh. Yun yung naiisip ko dito. Pero depende sa preference. Maganda yung performance si Masaros. Pero syempre, let's say na lang reputation-wise, mas established din kasi si Ice. Parang kung ikaw pa pipiliin Masaros Ice, you would want Ice. With the experience, years of experience na meron si Ice sa pro scene. So, I think yun yung parang idea nila in order na mas i-work out yung team nila. Pero tingnan natin, first game pa lang nila, we cannot judge etong Bleed kaagad. Aha. So, tingnan natin. Army Geniuses, just too good. Drafting, kakaiba na support, Gyrocopter, hindi lumabas last division 1 at saka hindi din lumabas nung major. So it's great to see. Ayun, no, walang nag-gyro. Wala. Kasi ang paunanan mga Undying, Trent, Mercy, puro mga ganun na nakikita natin eh, 'di ba? Oh. Wala talaga. Kaya sobrang fresh niya sa mata sa pro scene. Sa pub game meron marami. Oo, marami. Pero sa pro scene sobrang dalang lang. Pero malakas kasi pag naka-shard na to eh. Sobrang hirap. Shards ang puhunan yan eh. Buti nga wala pang E-Blade yung gyro eh. Yung iba, nagbe-bail of Discord pa. Sobrang sakit na right barrage, Diyos ko po. Pero ito na yung 5 and smoke play. Yung Army Geniuses at going for a wraparound play. Varish nga una magpapakita, homing missile. Nandiyan na yung mga tropa. Susundan si Dubu. And ito na bukos command, Remnant in, magagamit na Battle Shrine, napaganda! Pero kailangan na ata mo na mag-outan dito ng Bleed, everyone's dying, I think, everyone's low, except for DMK, Yoel, libre, palo na naman! Silence out dito si Cordan, kailangan na mag-out, nakapag-Remnant out pa naman kahit papano. At muang buhay ata dito si Cordan. Ayun lang, walang TP? Hindi, may TP? Hindi, kanina cooldown eh. Ah, okay. Eh, hindi naman inabol, so okay lang. Nakapag-out naman, so... Naghihintay lang siguro siya ng Remnant, tapos TP out. Kasi ayaw mo din naman na umuwi ka, tapos maglalakad ka ulit. So, yeah, good thing he survived. Pero kinukulang na yung Bleed sa teamfight. Imagine there's the vacuum wall. Nandun na yung ultimate, Wukong's command. Pero kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Uy, gagawa ng highlights, man, strike back. Another kill para dito kay Varish. Ayun lang. So, another kill? Army Geniuses still looking strong dito sa mid-game to late-game natin. Hindi pang late-game to, mid-game pa rin to mga tropa eh. Tutulak na nga sila dito, walang nag-desolator dito sa side ng AG. Diba? Yoe, no deso. IYD, no deso. Dadaanin lang talaga sa mano-manong damage to. Mano-manong damage plus yung basher talaga, sobrang laking epekto dito sa game na to. Hindi makampas freely. Eto si Monkey King. Kahit itry ni Jackie mag-dish out ang damage, kinukulang pa rin eh. Wala din naman damage si Cordan. BKB, Blade Mail, yung kanya naging item build. Pero kahit papano, the respect na binibigay ng Army Geniuses dito sa Bleed by not taking the tracks kahit na kulang lang isa. Etong Bleed, they know na, okay, magro-roshan na, control muna. Let's play by the book, get that Aegis of the Immortal, and akyat ng high ground. Hindi pa rin
nila ina-underestimate yung capability ng Bleed na i-release yung vacuum wall plus Wukong's command ni Jackie. Kita naman natin nandun yung damage, kapos nga lang. Kulang pa. Kulang pa. Konti pa. Daedalus na naman, di ba? Para kay Jackie. After ng Daedalus, naman exciter na possible na dito. Refrain na ba? O Skadi muna? Mga ganun. Tingin gusto mo? Gusto ko Skadi. Oh, feeling Skadi. Ko maganda yung Eye of Skadi kung makikipaghampasan ka kay Lifestealer. LSTA din. Okay din. TA. Para makait mo, di ba? Tapos maganda siya sa Wukong's Command. Tsaka yung mga army mo as a Monkey King, di ba? In effect siya. So, ito na. Roshan Gill brought to us by Vortex. For next PC upgrade, go Vortex. Si Yowe ang kukuha ng ating Aegis. Another objective taken para dito sa side ng Army Geniuses. Again, mid lane ang gusto nilang basagin. Going for Hex dito yung Temper Assassin. Iniisip ko dito what could be the game changer for Bleed. Aghanim Scepter for DJ would be nice. Para oo. Sa team fight, sipain mo yung Lifestealer or even Templar Assassin para maging maganda siya na pang minus one sa team fight kahit papaano eh malessen yung damage. Ayun, Aghanim Scepter which is malapit na. So yan, kailangan ma-farm yan ni DJ. So yan, split pushing. Alam niya na pwede pa. As long as ma-outposition nila yung isa, mapatay nila kaagad, and labanan yung Army Geniuses. So, tingnan natin. Malapit naman na. For DJ, sobrang yaman niya nga. In fairness, lugi-lugi sila, pero ganyan yung item niya. Baganims na agad eh, no? Oo. Oh. Akala mo, ano eh, normal game lang eh. Akala mo hindi sila down ng 26k? Titignan mo yung items dito ni DJ. For Cordana, Aghanim Scepter available. So, pwede niyang ma-aim yung nasa backlines nga talaga dito. Ingat nga lang sa mana kasi pag ganyan medyo kapos pa sa mana yung ganyang klaseng Ember eh. Okay, snowball in. DJ nga mag-i-initiate. Open wounds onto DJ. Abyssal Blade na rin. And yung Earth Splitter just for the counterplay. DJ hindi naman mamamatay dun sa homing missile Rocket Barrage. Pero oh! Kamuntigan pa nga. Baro siya natin nandiyan na. Pero mag-force up naman dito si Jokam. Cordan papasok. Available pa naman yung BGB if he wants another Remnant will secure the kill. Jokam, mamamatay na mga kaibigan. Pero Cordan, kailangan ng tumakbo. Papasok na si DB na kapag Remnant out pa naman. Nicely done. Coming from Cordan. Nakakagulat naman si Rubik dito ha. Kanina pa tumakulit ha. At gustong makakuha talaga ng kill. Pero nonetheless, they get the objective na gusto nilang kunin. Namatay man itong si Jokam. Pero nice try para sa kanya. Trying to get the kill on to DJ. Pero nag-backfire yun sa kanya. Pero support lang naman siya. He just wanted to get that play. Pero barish na ko. Ayan, eto. Isa-isa na. Eto yung pa-isa-isa ng Army Geniuses. Hindi pa sure win to. Lamang na lamang lang AG. Pero hindi pa sure win yan. May item dito si Jackie. Pwede pa ata ito eh. May Aghanims na si DJ. Tatlo. Tatlong ganon by DJ. Yung mga sipa niya, out position, pick offs. Tingin ko pwede pa ito sa Bleed eh. Maasim eh, may asim pa eh. Sarap niyan kung ka-comeback. Times 15 nga daw ata, nakita ko sa chat kanina eh. Oo, pag-comeback. Naku, pwede pa ito. Pa isa-isang moves lang yung AG eh. Delikado pa sila dito. Pero wait lang. Bounty Strike. Dito sa Denver Assassin. Delikado ata dito si Yue. Mga kaibigan, andito pa naman yung force up. Nakapag-refract pa naman si Yue. BKB out. Nakapag-bling out pa. Another highlights again. Para dito kay Yue. Pero silence dito yung Ember Spirit. Mga tropa, kailangan nyo maging maingat. Lalapit na nga si In Your Dream. Dubu, ganun siya TP out. Kaso maaabutan pa rin. At mamamatay po dito si Dubu. Biyang Godlike para dito sa Lifestealer. Nalapitan si Ice Ace Ice. Nullifier in. There's no search that's gonna happen. Mamamatay si Ice Ice Ice. And another kill para dito kay Yowe. Yowe. Ginulat Yowe. Ang mundo. Wala. No mungo today. No mungo. No mungo it's today. Mundo. It's mundo for Yowe. Kita nyo naman. Isang hit na lang. Pero he survived. Laban kay Cordan with that BKB Blink Dagger out. Hirap din kasi. Out position de. All in na sana sila kay Yowe. Sayang. Kulang lang talaga sa damage.
Naiba to na lahat ng pwedeng iba to. Buhay pa rin. And free na tuloy. Yung other heroes, ang AG na gumalang sa backlines. Once talaga you failed your initiation, walang namatay na target, it's gonna be the team yung magkakapitalize ng ganong scenario. Grabe yun. Hinahabol ng meld. No, may meld na papasok. Pak! Uy! Nag-miss? Ah, okay. Sabay. High ground na siya dun banda. Okay, Doki. 31k na po. Alamangan nito ng Army Geniuses. At eto na nga, Jackie. Going for Basher and... Actually, may Basher na kanina. Going Abyssal. Pero ngayon magba-butterfly kasi medyo nananakit na siya sa right clicks dito ni Yowe and In Your Dream. Masyado nang masakit yung physical damage dito ng Army Geniuses. So it's time for him to go B-Fly. So no Scuddy muna guys, TS-TS muna. Siguro butterfly Abyssal yung gusto niya mangyari dito, which is I think kinda nice as well. Tatago sa Rage. Si Jackie may item pero yung iba kasi napag-iwanan kaya parang ang hirap na ito sa side ng bleed eh. Solely nagre-rely lang talaga sila kay Jackie when it comes to damage. Eto, Snowball. Hahabulin dito si Varish. Yowe, nag-aabang na naman. A Hex. Pandagdag highlights again and mamamatay po dito si DJ. Yes sir, Hex gonna go down. Yowe will take the kill. Killing spree para sa Templar Assassin. Maghahabol ba yung side ng Army Geniuses, Jackie? Mahex si Yowe, ah. Possible yung ano, ah. Uy. May walls ka man dito si Jackie, pero kailangan natin mo na umatras. Awkward positioning doon, coming from Bleed. Yep. Hirap to kapag si DJ yung unang namamatay. Kasi there's no threat na, okay, minus one muna kayo sa teamfight. Walang masisipa. And kailangan talaga may ma-out position na isa eh. Pero ang hirap kasi gawin nun, lalo na may Hex na si Yowen, nandun yung Silence. And then there's the Rubik as well. Napapasok ka palang, naaangat ka na eh. So, it's pretty hard right now for Bleed. Iniisip ko pa, ano pang other option for Bleed to win fights? Hex siguro, or di kaya Punch for Ice. Or di kaya BKB kay Ice. Tingin ko makakagalaw siya sa teamfight with the BKB eh. Speaking of Yowe, Ice! Ah, nakita! Hex out! Mamamatay dito si Ice. Kailan para dito kay In Your Dream, Beyond Godlike. Dalawang may Beyond Godlike ata. Hindi, si Yowe nga pala namatay, no? So, si ano lang may Godlike streak. Si In Your Dream. Ito, Butterfly, available na. Yan, MP, may damage na nga talaga. Ito, Sipa. Na naman coming from DJ. Nakita dito si BB. Available yung Wolves Command if ever. There is the Wukongs. Pero papasok na nga dito si Yowe. Grabe yung agonims in that the uproar. It is air. Boundless strike again. Oh, totoo, napaganda. But the Bash will connect. And Jackie, mamamatay. Walang buyback dito si Jackie, mga tropa. Dubu hinahabol ng homing missile. Benga. Patay po dito si Dubu. And I think it's safe to say this is it, Pansip? Oh, Remnant, papalag. Mababali muna dito si Corden. Using his Remnant, pero nag-bash. Huli ka, Balboa. Pero teka lang, may BKB pa naman yan. Remnant in once again. Pwede siya mag-Remnant out. Pero nag-GG call na po dito yung side ng Bleed and game number one. Of course, Army Geniuses will take the game number one. And nice performance coming from AG. Nice performance talaga. Army Geniuses showing dominance and chemistry this game number one. It goes to show na talagang it's not about individual players, individual plays. It's all about chemistry, playing as one. Mm-hmm. And yun yung nakita natin dito nga sa Army Geniuses laban sa Bleed. Yes, at nabanggit mo na nga yung KJ first series pa lang, di ba, na medyo may adjustment time coming from the side of Bleed. So, kailangan muna natin makita yung overall performance nila. At nakita na nga natin yun, no, in the game number one. Pero bago tayo pumunta doon sa game one, ang gugulo sa comment section natin sa YouTube kanina pa, si Boss Alola Malakas. Sabi niya, kulang pa sa team building yung blacklist. Baka next series pwede na daw. Mabalik lang. Kasi ina-update nila si Boss Alo eh. Boss Alo, talo yung blacklist mo. Ayan, Boss Alo, nanalo naman yung Yowe mo. Game number one, ginulat nga ng Army Geniuses ang mundo. At we're so focused dun sa may fact na yung mga heroes, parang yung meta ngayon, yung mga heroes, builder ng Radiance. Pero second series na natin, ang pinaka napansin ko, another one, Nullifier ulit na item, hindi mawawala. And that is because of the Sacred Relic. Ang aga na rin nating nakakita ng Nullifier, no?
Dati pinamura, parang, pinamura kasi siya. Same sila ng Radiant. Sila yung items na nabuff. This meta. Tsaka, kung tutusin, yung Radiant kasi farming tool siya. Medyo matagal mo siya mapafarm kahit na mas pinamura siya. Meanwhile, as for Nullifier naman, it's one of the items wherein hindi mo siya ipa-priority. Sa late game mo na siya ipa-farm. Which is, mabilis mo na siya mapafarm kasi may item ka na. Other than Nullifier. So, yeah, it's a good item. True. So, parang nababaliwala lahat ng mga pinupundar mo na items, panakas ng Ember, yung 4 staff mo. At yung nababanggit din naman natin bago mag-start yung game, nangyari ba, naghirap ba itong side ng Bleed because of that 5 melee heroes na meron sila? Definitely. Sobrang nagkaroon sila kasi nakakalapit lang agad siya ni siya In Your Dream. Hindi nila makait kasi nga melee hero sila. So, kahit sino man targetin niya In Your Dream, okay lang. Diba? Daming melee hero. Hindi rin nila gaano matugunan yung homing missile. Walang bumabasag ng homing missile, pare. Sakit ng homing missile. Diba? Nagkasilbi pa nga yung gyrocopter. Pero ano ba dapat yung gagawin ng Bleed na hindi nila nagawa on the game number one? I think hindi lang talaga nag-dominate yung lane ni Jackie. Okay. Kasi I think as expected, if you lane Monkey King and ET laban sa isang Primal Beast and Rubik, you would expect na kaya nilang lanean eh. Kaya nila, pero with the help din kasi yung rotations, yung ginagawang reactions ng or pagpapareact ni DB by spamming his ultimate sa baba, nangyari doon, hindi man nila na-dominate yung lane, pero na-force at nila yung rotation, napabayaan si In Your Dream. And that's the time we're in. Nagsama-sama sila, mayaman si In Your Dream, hindi na matalo ng Bleed. Eto ngang AG sa teamfight. So, I think that happened. Yes. That hirap happened. Talaga eh, no? Kumbaga, every teamfight, may isang magbe-benefit. Life yes, stealer minsan, always. TA minsan, mapapatay mo isa. Pero may isa pa rin talagang yayaman. But how do you usually work with two cores na medyo greedy? That's TA, Lifestealer, pero nga aga nilang napa-online. Nanalo sa lane eh. Lane talaga. Oh, nanalo sa lane eh. Mahihirapan lang naman kayo kapag dalawang carrier, dalawang greedy na core. Kung malulugi kayo early game kasi magagawan talaga kayo ng farm. Pero kapag lamang naman kayo, another farming spot kasi kapag sobrang lamang kayo eh. So, ayun, kaya siguro nila napagana, dominant yung early game nila. Laning stage pa lang, okay na. Mm-mm. Best example nun would be the lineup of Blacklist kanina. Okay. Kapag hindi gumana sa lane, talo ka. Greedy course ka, tas natalo ka sa lane, ang hirap maglaro. Mm-mm. So, yun yung difference this time. Greedy course for Army Geniuses, but the same time, nanalo sila sa lane. So, it looks like it's easy for them to work out yung greedy course nila. Yes, talagang parang basic lang sa mata natin. Grabe yung Army Geniuses on this series. Pero mukhang pwede pa naman tayong tumaya sa match winner. Ayan. Oh. Kung tatayaman kayong dalawa, AG, magkakasundo ba kayo o gusto nyo tag-isa kayo ng tatayaan kung meron na mamaya? Ako, AG ako. Tingin ko okay. Chemistry more than anything else. Okay. Medyo mababa na nga lang, no? 1.27. Pero kasi nanalo na eh. How about you, EC? Game duration. Go, game go, duration. Go. Anong game duration? Game nung duration, over, over, over. Over, na 40. Over 40? Over, over. Okay, 40. Anong over 40? Okay. Mm-hmm. Pwede? Ang gusto nyo, Kill Sandy Cup. Anong available dyan sa Kill Sandy Cup? Kill Sandy Cup. Army Geniuses minus 2.5. Meron kaya? Tingnan natin. Ay, may ganun. 2.5 lang eh. 2.5 lang Baba niya na. Ah, nakalang? Ay, oh, sige. Pero meron, di ba? Guys, ang gawin nyo pagka ganyan, hintayin nyo lang na mag-open. Kung pagka yung sinasabi ni KJ at Easy, pag gusto nyo sundan, eh, hintayin nyo lang na magbukas itong mga tabs sa 747 for questions, guys. PM lang kayo dito sa KuyaNic page. May mag-a-assist sa inyo dyan. Nasaksihan nyo game number one pa lang ng laban ng Bleed versus Army Geniuses. Mamaya, tingnan ulit natin kung pwede na ba tayong tumaya for the game number two. Huwag muna po kayong aalis. Short break lang po ito. Please do help us by sharing the stream. At see you guys again later.
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately.